Ipinagtanggol pa rin ng Pangulo si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido kahit kinumpirma ng DILG na nasa drug watchlist nga ang police official. Kabalinto na ang pagbubunyag lalo't si Espinido ang nanguna sa ilang big-time drug raid tulad ng laban sa mga Parohinog at mga Espinosa. Nakatutok si Mariz Umali. Kung si Pangulong Duterte raw ang tatanungin, sa tingin niya malinis si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Sabi ng Malacanang meron daw black propaganda ngayon laban kay Espinido para siraan ito sa mata ng Pangulo at idiskaril ang kanyang kampanya laban sa droga. Nananatili raw ang tiwala ng Pangulo kay Espinido at hindi totoo ang mga alegasyong sangkot siya sa illegal na droga. Si DILG Secretary Eduardo Anyo ang kumumpirma sa GMA News na kasama sa drugs watch list ng Pangulo si Espinido. Pero hindi idinatalya ni Anyo kung saan batch ng narco list na pabilang si Espinido. Sasailalim daw si Espinido sa validation at adjudication ng National Adjudication Board tulad ng ginagawa ngayon sa nasa mahigit 300 iba pang pulis na nasa listahan. Hanggat di raw napapatunayang guilty ay ituturing silang inosente ng pulisya. At mismo si Secretary Anyo ang nagsabi na maaaring maisaalang-alang ang mga nagawa niya noon sa isinasagawang adjudication. Matatanda ang isa si Espinido sa mga nanguna sa mga high-profile anti-drug operation ng pulisya. Kasama na riyan ang pagkakadakip kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na kalaunan ay napatay sa loob ng kanyang selda. Siya rin ang nanguna sa madugong operasyon laban kay Ozamis City Mayor Reynaldo Parohinog Sr. at mga kaanak. Ipinasa na ni Anyo sa PIDEA at PNP ang detalye kung bakit siya napabilang sa narco list. Ang PNP, sinasabing hindi nangangahulugang guilty agad ang isang tao oras na mapabilang sa narco list ng Pangulo. Maaari ding gawa lamang ng mga sindikato, ng mga nais maghiganti sa mga operatiba natin, mga opisyal natin na talagang nakasagasa sa kanilang sindikato, sa kanilang operasyon. Sinusubukan naming kunan din ng pahayag ang PIDEA. Hindi na muna nagbigay ng pahayag si Lieutenant Colonel Espinido kaugnay sa sinabi ni Anyo, pero nauna na niyang sinabi kahapon na lalabas din daw ang katotohanan sa lahat. Para raw mas mapabilis ang proseso, pinahintulutan daw ni Pangulong Duterte na pulis na mismo ang bumuo sa National Adjudication Board na mag-iimbestiga sa kanilang mga kabaro na nasa narco list. May isang buwan sila para tapusin ang kanilang investigasyon at pagkatapos ay isusumitin na nila ito kay Pangulong Duterte. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.